Hi everyone, welcome to Volleyball DNA, where we examine the characteristics that make up some of the most intriguing personalities in the world of volleyball. I'm Anton Rojas. And I'm Denise Lazaro. The subject for this episode has skills and abilities that sometimes make us wonder whether he's from another planet. He's the only player in UAAP history to have been named MVP in all five of his playing years. A champion, legend, trailblazer, Phenom. You already know who we're talking about. The Marck Espejo. Obama. Gamer na gamer! Parehas tayo, kakagising ko lang. Some gamer yung setup mo eh, with the headphones, the chair. Ano talaga? Wala na Dota or... Nag-Dota ako. Dota. Pero Mark, I wanna ask, lagi naman siguro ito tinatanong ng mga tao, bakit ang galing mo mag-volleyball? Ay, chamba lang yun. It's like the volleyball gods bless you with so much. Natuwa sila sa'yo, Marck Espejo. Here's all you need. All the skills. Hindi naman. Pero, are you as good in volleyball as you are in Dota? Or like, would you say na you're also good in Dota as you are good in volleyball? Siguro kasi, hindi ko alam ha. Gusto ko rin mag-professional talaga na gamer? Na gamer, o, na Dota. Oh! pero nagiging option na ngayon yun ha. Yung may mga tao talaga. Kasi may pera din dun eh. Sa yes, game. So, kaya, ayun. Eh, sa Pilipinas din naman, mahilig ang tao sa online. Kahit saan ka pumunta, makakita ka ng tao eh, like, sa tabi. Anyway, Marck, welcome back ah. Last stint mo, Bahrain. Now you're back here in the Philippines. Kamusta naman? Okay naman. Na-enjoy ko naman yung journey ko sa Bahrain. Kasi at first talaga, parang hindi talaga ako pupunta sa Bahrain kasi inisip ko yung condition ko kasi nga 7 or 8 months na walang volleyball tapos biglang game kagad. So parang risky yung ganun eh, sa prone sa injuries. Mm. Pero inisip ko rin, tsaka sabi ng agent ko na parang chance na rin yun para ma-expose ka sa Middle East. So ayun, gin-rap ko and syempre dahan-dahan lang, hindi ko binigla. At yun, masaya naman ako kasi maging maganda naman yung comments sila sa akin doon. Hopefully na mas marami pang international pang dumating. Alam mo, trailblazer ka eh. Kasi ikaw talaga yung pinakaunang player na pumunta sa ibang bansa. And you open the doors for a lot of other players. Like yung teammate mo sa national team na si Brian Bagunas. Yes po. Yun nga, masaya ako kasi nga parang yung mga... Ibang bansa, kinoconsider na rin yung Philippines na pagkunan ng professional players sa volleyball bilang sa like, kasi yung Philippines parang kilala lang sa basketball, di ba? So, nakakatuwa rin na parang kinoconsider na rin na yung men's volleyball na pwede pagkuhanan ng professional player. Mm. Naalala ko nung una kitang in-interview, ano yun eh, sa Phil Oil Arena yun eh. Tapos sa... kinwento mo sa akin yung buhay mo kasi that time rookie ka pa lang eh sa Ateneo. So Marck Jesus Espejo, yan ang tunay mo na pangalan. Your dad is Joseph, your mom is Maria, yung sister mo Angel. Yes. Pero yung pangalan mo kasi Marck Jesus Espejo. Alam mo yun, the chosen one eh. were you pressured na alam mo yun, bata ka tas ganun yung pangalan mo? Were you pressured to live up to your big name? Hindi ko maalala, pero parang hindi naman. Siyempre kasi growing up, siguro yung bata pa, parang pag may Jesus, diba? Parang katuwa lang nila, niloko ka nila na Jesus yung pangalan mo. So, minsan pag tinatawag nila, Jesus pa yung tinatawag sila, oh, Jesus, ganun. Pero wala, parang growing up nga, parang tinawag nila ako, Marck. So, parang hindi ko rin napansin Jesus. Pag sinasabi lang ako, Jesus, sasabihan ko sila na ano, masama yan, bawal gamitin yung pangalan na yan, ganyan, naloko sila. Pero masaya lang din, parang fully family kami na si Joseph, may Marie. Actually, yung mom ko, Marisa.
Maria. Marie lang yung tawag sa kanya, yung nickname niya. Tapos yung kapatid ko, Maria Angelica, yung name niya. Actually, hindi ko rin alam kung saan galing itong name ko. Para pinangalan lang ng tita ko daw sa akin. Yun. It was the universe's way of saying or like planning out your future. The chosen one. But did you ever think that you would be a successful volleyball player? Because we know you're very much into basketball as well. Actually, di ko rin din-expect to eh. Kasi parang noong high school talaga, parang ginamit ko lang itong volleyball para makapag-aral talaga sa magandang university. Hindi ko siya inisip kasi parang long-term na talagang commitment sa volleyball. Noong high school pa ako, nag-dual event pa ako, di ba, basketball. Parang may nag-consider din sa akin na kunin ako sa basketball. Tapos, yun nga, na-injure ako. Tapos, nag-commit talaga ako sa volleyball. At talaga, hindi ko na-expect na magiging ganito yung journey ko sa volleyball kasi gusto ko lang talaga mag-graduate sa magandang school. Totoo ba na kinukuha ka ng letran dati? Parang nakwento sa amin ni Coach Oliver. Di letran. Anong school yun? Kinukuha ko dati ng basketball sa Arellano. Ayun. Si Coach. Si Koy Banal ba yun? Coach. Ayun, naalala ko na. Yeah, it was Coach Koy Banal nga. Naikwento sa amin ni Coach Oliver here on the show na kinukuha ka ni Coach Koy. Na-injure ka pa, di ba? Sabi mo? Yes. Oh, left forearm. Parang pag-dunk ko. Tapos, dumulas yung left. Pag-dunk. So, dumulas yung left hand ko sa ring. Tapos, sumunod na rin yung right. So, parang gumanan ako. Tapos, natukod ko yung left forearm ko. Tapos, yun. Buti, hindi ko siya daganan. Natukod ko lang. Tapos, yun. Nabali. I remember the first time he went to Ateneo. Kasi, there was this hype within the two teams, the women's and the men's, na, oh, may dadating na magaling na men's player, si Marck Espejo. Galing yun! They were saying that you were as good as Eliza daw. We were like, parang totoo ba yun? Is that even possible? Dumating siya, may cast pa siya nun. Paano natin malalaman kung as good as Eliza nga ba talaga? Siya yung counterpart ni Eliza. So we had to wait a couple of weeks para makita namin siya maglaro. And oh my God, ang galing niya. As in like, sobrang perfect na everything. Sobrang perfect ng form niya, ang taas niya tumalo. I'm like, okay, I'm sorry na I doubted you. Actually, ako din ako aware sa ganun na pag-hype sa akin. Parang kasi medyo down pa kasi ako kasi nga galing injury nga. Parang inisip ko palang end of, ng career ko. So parang inisip ko lang talaga yung recovery muna. Tapos syempre, nung may time pa na na-line up agad ako sa Ateneo men's nung pilay pa ako. So parang may one game na naglaro ako one hand lang. O sa ano tayo, nung Vikings Cup, ay UAAP Cup ata yun eh. Parang, before UAAP, no? Before UAAP, yung mga pre-tournaments lang. So yun. So parang, actually, wala rin kasi akong idea kung paano maglaro sa college ng volleyball kasi hindi ako fan talaga ng volleyball. As in, every time basketball talaga yung pinapanood ko. So, ayun. Grabe nga doon yung pag-hype nila sa akin. Pero, noong una, naka-pressure din. Kasi parang hindi pa nga ako nakapaglaro, hindi pa ako nakikita, pero bakit ganun yung expectations sa akin, di ba? Pero, ayun, naging masaya kasi parang na-meet ko naman yung expectations nila sa akin. Actually, high school sophomore ka pa lang daw, nakita na ni Coach Oliver yung potential mo. Naikwento niya na 2010, that's the first time he saw you sa Ninoy Aquino Stadium. Naglalaro ka sa NCR meet. When you met Coach Oliver for the first time, na-feel mo na ba yung player and coach connection na parang, I want to play for this guy in the future? Just totoo lang ha. Sorry coach ha. hindi talaga. Kasi hindi pa. Kasi that time, nasaan pa siya nun eh. Nasa NU pa siya nun na coach. So parang inaay ko kasi talaga na maglaro. It's either Ateneo or Lasal.
So, ayun, parang that time na yun. Kasi second year pa ako, so hindi ko pa masyado siya iniisip. Pero Ateneo yun, lasal talaga yung ayaw ko na gusto ko maglaro talaga or mag-aral. Pero si Coach Om, lagi siya nandiyan eh. From time to time. Nandiyan talaga siya. Hindi siya mawawala kapag may mga big tournaments. Diyan talaga siya para mag-recruit. Sipag masipag mag-recruit si Coach O. Oh, grabe. Ano nga yun eh? Parang illegal recruiter. Grabe. Kung sino-sino talaga. Pero magaling. Magaling siya magsalita. Magaling si Coach O. He knows how to talk to people kasi. Well, speaking of recruitment, the big stage for high school recruitment is in Palaro, Palarong Pambansa. Yes, Palaro. And when you were there, I'm sure marami nang nakapansin sa'yo. And one of those was Coach Tammy Acaylar of Dasal. Mm-hmm. Is that right? Actually, hindi ko na maalala. Pero parang, oh, kasi third year pa lang ako eh. So, hindi pa graduating na. So, may one year pa ako sa high school talaga. Pero parang naalala ko, yes, Lasal ata. Tapos, may time din na pagka-practice game namin ni UP Men's. Parang, in-invite din nila ako maglaro sa kanila. Tapos, actually, wala na akong maalala. Parang yun lang talaga eh. Kasi third year pa ako rin eh. So, parang yun nga lang talaga. Wala akong maalala yung manag-recruit sa akin man. So what if there was no way for you to go to Ateneo? What school do you think would you have, you know, gone into and played for in the UAAP? Ano talaga? Lasal na talaga ako nun. Lasal na. Lasal na talaga. Kasi, umattend na ako nung ano eh, nung review class nila dati eh. Nung once. Kasi kasabay ko sila Jopet na, sila Jewel. Rayuel pala, Asia. Tapos sila, Onya ata yun, sila Raymark, kasabay ka silang pumunta doon dati. Pero hindi pa ako nag-training doon. Yun, nalaman ni Sir Ramil, yung coach namin ng high school, na nagpunta ako sa Lagarit siya. So yun, dinala niya ako sa ano. Parang isa rin siya sa mga tumulong sa akin para makapasok na Ateneo. Since prof nga siya sa Ateneo rin. Tapos kilala yung ibang players, sila JP. Yun. So, eh, gusto ko talaga Ateneo talaga kasi una, malapit sa amin, di ba? So, Ateneo. Ateneo. Malapit sa amin. Yun lang. Kasi tiga Marikina ka, di ba? Yes, po. Tapos si Ramil Batalier, coach mo no high school. High school. Along with Efren Amorato. Yes. And then si Sir Ramil, yun nga, siya yung connection sa Ateneo. Along with Coach O kasi nagkataon, 'di ba, bumalik siya from NU to Ateneo. Ateneo. Okay, rookie year mo, dito sumikat yung volleyball eh. And then along with yung pagsikat ng volleyball, tinelevise na rin yung men's matches. During that time, sinabi mo hindi ka masyadong volleyball fan, basketball pinaparood mo. Na-realize mo ba na sisikat yung volleyball na ganito? And how did you handle yung biglang pagsikat? I'm sure nagulat ka na biglang dami mong followers and all that, televised yung games ng men. Sabi nga ni Coach, oh, nanigas kayo eh. Nung first time yung maglaro before women, tas ang laki ng crowd, di daw kayo makagalaw eh. So, paano mo hinandle yung sudden rise of popularity ng volleyball? So, yun nga, sabi mo nga na actually, hindi ko talaga na-expect na mag-boom yung volleyball. Kasi parang before ako pumasok sa Ateneo, parang may games na nanood ako. Kasama sila ko, so syempre para i-introduce lang ako sa collegiate volleyball. Tapos napansin ko parang walang masyadong nanonood. Tapos yun nag-boom nga yung volleyball. Medyo mayayain kasi talaga ako. So parang lagi akong na-camera conscious. Tapos nahihiya ako lagi pag ini-interview ako. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano sabihin ko. Pero, yun nga, natuwa pa rin ako kasi parang nung time ko, nung pagpasok ko, parang bigla umangat yung men's volleyball. Okay. So, since sabay, kasi syempre, you can't mention
men's or women's volleyball without giving appreciation to either division. So I'm sure ikaw naman, Marck, since you know you're obviously, in my opinion, the best player in men's volleyball here in the Philippines. You have some appreciation then for the women. And like, just out of curiosity, like you watch the women's division naman from time to time, di ba? Yes, naman. Okay, I'm sure meron ka mga favorite players dyan. Pwede mo ba ibigay sa amin yung women's volleyball dream team mo dito sa Pilipinas? Hirap dito, so yeah, start natin kaya, no? By setter muna tayo. Setter, siguro sa akin either si Gia or si Fajardo. Si Gia more ano siya, more on ano, sa tawag nito, mag-gamble kasi siya eh. Si Fajardo, siguro mas labang siya sa blocking side mag-HIA. Kaya yun lang yung parang comparison nilang dalawa. Pero kahit sino sa nila, pwede mag-start siguro. Tapos sino pa yung isang setter? I mean yung backup setter, si Mr. Signal? Baka ito. Si Hard. Alohi? Alohi, pwede siya. Alohi, pwede siya. Tapos sa middle, siguro si Majoy at saka si Madi. Tapos yung siguro yung taga-guide sa nila si Abby. Yun. Kasi mas experience, di ba? Tapos ang outside hitter ko si syempre si Kalimaw, number one. Tapos either Alisa or Laure. Wow, Laure. Which Laure? Which Laure? Yung younger. Si Ea. Ea. Tsaka meron pa isa yung Solomon pa ata. Yun yung galing NU. Alisa Solomon. Mm-hmm. Yun. Grabe. Hipster yung mga pick ni ano, Marck. Wala kasi akong idea sa mga like yung mga past volleyball players. So, yung mga sa present lang. Okay, tapos, okay nga eh. At least unpredictable. Gagawin kong opposite si Jaja. Oh. Para siya yung, kasi ko lang po same sa women's, pero pag sa men's kasi, dapat yung go-to person mo, opposite talaga. Siya yung, kapag kailangan pumuntos, dapat siya yung kailangan pumuntos talaga. So gagawin ko opposite si Jaja. Para gagawin niya block attack lang, kasi pwede ko mag-back row. Kasi nga matangkad din. Tapos, libero. Si Misten. Kapag prime, di ba? Gusto pa pag naroon ni Misten, why not? Pero, prime Denden, di ba? Prime Denden. Pero yun, libero sa akin si ano. Sino ba? Kawaya sa akin yung libero na last si Games. Sino yung last si Games? Si libero na last si Don. Si Don and si Pat. Arado, yun. Pwede na sila dalawa. Okay na, yun lang. Siguro yun yung dream team ko. Basta, bawal mo tanggalin si Jaja sa starting. Si Jaja dapat yung number one priority talaga. Jaja's still in Japan, right? Yes. Minsan ba nagkakausap kayo ni Jaja? Kasi, I mean, kayo dalawa yung Pinoy imports dun eh. Or malayo siya. Samba City niya? Sa Ageo siya. Malapit siya. Siguro mga two hours away from sa Tokyo. Malayo. Ako sa ano, okay, sa Fukuoka kami ni Brian eh. Malayo. Malayo nga. Well, Marck, we had a good friend of yours, Rex Intal, on the show. And shinare niya na unang pagkakita daw niya sa'yo, alam na daw niya na mag-rookie MVP ka daw on your first year. Agad-agad ah. Oo nga eh. In-expect mo ba na ganun yung mangyayari? And plus, umabot pa sa finals yung Ateneo that year, on your first year. Yun nga eh. Actually, hindi ko yung na-expect yun kasi parang first priority ko talaga yung Ateneo talaga yung education. Second lang yung volleyball. So, hindi talaga ako committed talaga.
para mas naging committed lang ako noon. Puro pa na, nananalo kami. Bakit ganoon? Nananalo na kami. Hindi ko alam kung bakit. Pero, yun nga. Parang gusto ko lang talaga kasi manalo. Parang nasa personality ko na ayoko lang din talaga matatalo na kasi syempre kasabay ko mga yung mga nakalaban ko ng high school, so UE, and ibang university na ngayon tayo na yun. So siguro, inisip ko lang din na dapat this time, hindi na kayo manalo sa akin. Parang, eh, ganun yung motivation ko. Para makabawi man lang din. Pero, ayun, gusto ko lang talaga lagi na every time, nag-i-improve na nag-i-improve. Ayoko nung mag-stop. Ayoko, parang mediocre, ganun yan. Gusto ko nag-i-improve lang talaga lagi. Yun, sumabay nga talaga yung team na nanalo kami. At, yun, umabot pa kami ng finals na hindi namin na-expect kasi parang final four, masaya na kami or makapag-broad, sabi nga ni Coach O. Pero yung umabot ng finals, parang talagang pinagtrabahuan talaga namin dyan. At nakakatuwa kasi parang noong time, parang biruan pa nila yung Ateneo, lagi nasa finals yan, pero sa bottom, ganyan. Yung nakuha din na. Pero ngayon, nasa top na. Wow, nakakagulat. So yun, nakapanibago kasi parang makikita mo na yung Ateneo Men's Volleyball na competitive na siya nung time na yun. Tapos nung time pa namin na dumating ako, si Ish, saka si Coach O, sa Ateneo. Yeah, yung tandem niya ni Ish, no? Ganda nung tandem niya ni Ish. Sorry, I just have to insert this question, no? Kasi you mentioned yung mga nakalaban mo in high school. Wala bang nag-recruit sa'yo to move to a UAAP high school to compete? Oo nga, no? Diba? Nung third year ako, kasi na-recruit ako nung Manila, diba? Nung kapalaro, parang UE high school yon. So parang, hindi ba ni-recruit, pero parang nilalo ako lang nila ako since may one year pa ako. Tapos from public school to UAAP, so ready to play kagad yon. So hindi ko talaga naisip din eh, pero kasi siguro dahil nga bata pa ako, so baka kasi kung ano pa yung, I mean yung if mapunta ka sa Manila, di ba, medyo risky rin kasi bata pa ako. Pinipigilan din naman ako nung mga coaches ko ng high school. Then I just want to go back to what you were reacting to earlier na when you guys first saw Marck finally play sa Ateneo, talagang na-impress kayo sa skills niya. Si Rex kasi, yung pagka-describe niya sa'yo, ano eh, as in, unang pagkita niya sa'yo, nung pumalo ka daw, napawaw daw siya, parang wow! As in, unang palo pa lang daw, ah, wow na agad, ganun daw yung reaction kinikwento niya dito eh. How about you then? What was like your first like memory of Marck? Like, ang galing nito ah. Do you like remember, like, or is it just... Yeah, I wanted to slap myself in the face. I ever doubted his greatness. I mean, kasi nga, like, people were hyping him up na in Ateneo. And I was like, nah, I have to see this guy first. And then when he started training na, when he recovered from his injury, I'm like, ooh. Was it a spike? Was it a spike? Was it? Wait, yeah, the approach pa lang niya. I'm like approach pa lang. Oh, he's good. Sometimes you know na from the approach pa lang eh. Kasi nag-jump serve siya, nag-receive siya. I'm like cool package. 'Di ba sinasabi nga ni Rex na 'di ba hanggang ngayon pag nagte-training daw kayo, parang sinasabi niya, "Marck, para mo ginagawa 'yan." Oh, bigyan siya. Baliw rin talaga yung si Rex kahit kailan. Pero yun nga, paano ba to? Pero kasi, noong high school kasi ako, parang before ng practice or ng game, may lagi ako pinapanood na volleyball videos yung mga Brazil. Yun. So parang ano, bini-visualize ko yung isang player lang na dapat kailangan gagayahin ko. Siguro from doon, kaya mas na-improve ko yung gusto kong improve talaga sa sarili ko. Parang lagi ako may gauge ako lagi. Dapat by this time, ganito yung gagawin ko. Ganito yung gagawin ko. At dapat lahat makopya ako talaga. Yun. Noong time na yun, idol ko talaga si ano, yung sa Brazil ng player. So lahat talaga ginaya ko sa kanya. From receive, form, lahat talaga. Sinong Brazil player to? Si ano to? Si Dante Amaral. I'm gonna look him up. And it's nice that your standards are so high. Oh, kasi that you talaga, watch international volleyball. No high school, parang
like yung tayo pinapanood mga international. Parang wala kasi yung idea sa local volleyball dito. Yung mga alam ko lang, yung mga kasabay ko na naglaro ng volleyball, pero like sa mga collegiate and club siguro, professional, wala talaga akong idea. Tsaka mas gusto ko yung parang yung beach ko, yung never kong maabot para every, magpupush ko lang talaga, magpupush. There you go. Second year mo, Marck, nakabalik kayo sa UAAP Finals. And then, ang nakalaban nyo is NU again. And halos same team. As in, yun yung last year nila Tolentino, nila Torres. Honestly, ako aminin ko, there was a time na I thought that team was unbeatable. Kasi kompleto sila on all positions. Pero during that series, na-sweep nyo sila. And then, doon na nabilib ako at yung buong volleyball community sa na Ateneo is no joke. As in, kayo na yung champions eh. Tapos in that series, ang average mo, and this is unbelievable, like yung record, 32 points per match in the finals. Kasi parang 31 ka ata nung game 1, 33 ka nung game 2. So, paano mo nagawa yun? ganun yung scoring mo, tapos na-sweep niyo yung NU na buo pa. At sila yung defending champions. Sa akin, parang tinatakuan talaga sa akin yung sinabi sa akin ni Sir M that nung finals na talo kami na dapat next year tayo naman yung ganyan, sila naman yung ganito. Sinabi niya sa akin yun. Kasi syempre, sobrang lukot namin nung finals. Pero achievement na rin para sa amin yun ang mabot din ng finals. Tapos yun, parang nung second year ko, parang kilala lang namin yung NU. Alam namin sila kung paano maglaro kasi yung first season ko nga with Ateneo, yun, nalaman namin yung strengths at weaknesses nila. Yun, na-sweep na namin yung NU pero sa ibang teams naman natalo kami. Yung mga kilala namin yung first year ko, yung second year naman ako, doon natalo naman kami. Like sa UST, Adamson, ata. Natalo pa kami once sa UP. Ayan. And was this, would you think, is because na you were focusing on NU? NU talaga, yung gauge. Yes, yes. Sila yung gauge namin. Kasi syempre, parang, ano sila eh, parang sila ulit yung, parang, tinitingin ng mga tao mag-champion ulit, na parang, parang, hindi talaga sila pwedeng talunin, pero, pag gusto mo talaga yung lahat, pwede mangyari. And, eventually, after that first championship, two more followed. Nag-3-peat yung Ateneo men. Para sa'yo, ano yung pinakamalakas na Ateneo team dun sa 3-peat na yon? Kasi for Rex, he said na yung season 78 with Isai pa as the team captain. And then, but season 79... 16-0 kayo, and then you had Tony Boysman. Kevin Durant daw, sabi ni Rex, parang nagkaroon kayo ng Kevin Durant. Parang ang lakas nyo na daw, dinagdagan pa ng halimaw. Same sa amin. Ano naman eh, parang tanggap naman namin lahat. Yung pinakamalakas na batch na season talaga yung 78 yung with Isai, di ba? Yun. Yun talaga yung pinakamalakas na season. Hindi ko alam kung bakit kahit na 16-0 kami nung 79. Though, si Tony, pag ganda siya, parang intimidating siya kasi malaki. So, pag atakay ka, pag nakita mo si Tony, syempre, magugulat ka rin. Pero, with Isai talaga yung pinakamalakas na season. Oo, oh, tama. With Isai talaga. I feel like it goes more like beyond skills kasi yung kampante kayo with each other, especially with Isai as a leader. Yes. So, kasi yung lineup namin ng 78 save lang sa 77. So siguro mas kampante nga kami ng time na yun. Okay. Season 80. This was your final playing year. And ako, never ko makakalimutan to. This is one of the craziest matches I covered in men's, ha. Ito yung
Ito yung sa Final Four, Ateneo versus FEU. Tapos, nag-five sets. Tapos, nagulat na lang ako. Teka, 30 na si Marck ah. Tapos, naging 40. Tapos, naging 50. Kami ni Coach Ronnie magsanok. Nagtitinginan kami. Natotoo ba to? 50 na si Espejo. Paano mo nagawa yun, Marck? 55 points? Tao ka ba, bro? Tao pa rin. Actually, yung time na yun, nagkarit pa nga si La Coach at saka si La Team, KH, kasi bakit hindi daw binibigay ng bola. Ayun yung sabi nila. Pero tingin nila yung, ano, yung score sheet after. Ang dami daw pala binigay sa akin na attempts. So, nagulat din kami. Nagulat din sila. Pero, yung time na yun, hindi ko rin nga mag 50-55 pa rin pala ako. Gusto ko lang talaga na magkaroon pa ng isa pang training or marami pang training. Ayoko nung ANA last training ko talaga ng time na yun. Kaya gusto ko lang din talaga manalo. At yung time na yun, nag-fight kami ng ano ng strategy. Parang ginawa kong opposite ng time na yun. Yes. Yeah, I remember. So parang bago sa FE yun kasi nga parang sanayin yung FE yun na yung blocking nila pa-left, papuntang open. So bago yun naman, pa-right naman daw. So yun. Buti na lang, hindi sila ganun, nag-adjust kagad. So, siguro dahil yun. Napa 55 points. Yung attempts mo, tinitingnan ko yung stat sheet nyo yun eh, 81? 81. Normal ba yun? 81 attempts sa isang player? Hindi ko rin alam, pero parang normal na ba din siguro. Pero, grabe rin yun. Hindi ko in-expect yun. Kaya pala lagi mo ginaganyan-ganyan yung ano eh, yung braso mo eh. Pero grabe, hindi madali ang 55 points. So it was 81 attempts. That's like more than 50% success rate. Wala. Kasi sabi ko na talaga lagi, chamba lang. Kasi pag... No, dude. No, kasi syempre, it's not chamba. That's hard work. Syempre, pag ito nakakahiya rin, syempre, di ba? Parang, hindi nakakahiya. Pero proud naman ako doon kasi achievement yan. Pero pag pinag-uusapan, syempre, parang nahihiya ako. Ganun. Pero paano ka pa nakaka-jump serve noon? Hindi ka pa ba pagod na pagod noon? Siguro umabot rin sa point na pagod. Yan. Siguro mga fourth, third or fourth set din yan. Pero dahil yung second wind ba tawag doon? Siguro second wind. Kaya yan. Mas naging komportable. At yan, nakuha na yung game. You know what, Dan? I think we also have to give credit to Ish Polvorosa. I remember may hashtag eh, Ishpeho. Kasi... Yes! Kasi yung tandem yung dalawa ni Ish eh, di ba? Para ikaw, sabay kayo pumasok. Tapos... Si Ish, was he also five-time best setter? Yes, so five. Grabe. So five-time MVP, five-time best setter. Bakit ba sobrang lakas ng Ish-Peho tandem, Marck? Paano ba? Parang kasi ano eh. Sa akin lang ah, personally. Siguro dumating kami ni Ish, parang kami yung parang ginawang, paano ba to? Ang hirap sabihin nito. Parang yung mga present players nun, parang nil-look up kami kahit kami yung rookies nun. Parang inisip nila na kami yung magdadala sa Ateneo. Parang ganun with Coach O. Siguro ganun din talaga. Tsaka iba rin kasi tiwala ng mga teammates ng time na yun sa amin dalawa ni Ish. Kapag kailangan nila ng puntos or kailangan nila ng ganito, parang sa amin dalawa lagi tumatakbo yung play, yung rotation. Ganun. Mga chosen ones talaga kayo. Pero hindi ko siyempre, ano pa rin. Team sport pa rin naman, siyempre. Hindi naman namin magagawa na kabilang naman yan. Siyempre, meron dito tulong na ibang players. Pero congrats ha. Grabe yung five-time MVP na yun. Diba? Thank you. Potek, five-time MVP. Ikaw lang ata sa UAAP nakagawa nun eh. 5 years, 5 MVPs. Even in basketball or other sports?
I don't. I don't know of any. Unheard of, no. I don't know of any. Meron na ta swimming ata. Hindi ko alam. Swimming. Oh, meron na swimming. Okay, okay, okay. But in a team sport, yeah. I mean, teams. Yeah, team that's sport. Unheard that's of. It's crazy. Yes. Well, speaking of MVPs and like really good players, another really good player that we had on the show, Brian Bagunas. Mm-hmm. I'm sure he pushed you also to become a good player in the UAAP and even afterwards. Mm-hmm. You became teammates in the national team naman. How was the experience like playing with him and winning a silver medal at that? Hello, syempre, sobrang... Kasi ito yung first time na yung maging mag-teammates ito to national team. Sobrang sayo. Syempre, huwag kailangan nyo ng instant po eh. Brian talaga. Tanggap namin lahat yun. Si Brian talaga yung go-to guy namin. Yun, syempre, nung collegiate kami, magkalaban kami. Syempre, iba yung tinginan nyo pag magkalaban kayo sa pagkakampi na kayo ngayon eh. Diba? Parang andun yung competition pag pagkalaban kayo. Pero ngayon magkampi na kayo, iba talaga. Parang galing pa siya ng Japan nung time na yun. So, iba rin yung dinala niya sa team namin. Masaya. Masaya ako na naging teammate si Brian. At hopefully, marami pang tournaments na dumating na kasama ko si Brian. At yung mga present national players na yun. Marck, possible ba na dalawang Filipino imports ang maglaro sa isang team? Pwede naman siguro. Yes, pwede. Kasi sa Japan at ang imports, one world, one Asian. So, siguro yung isang Asian, pwede mo siya as world, tapos isa Asian. Pwede naman siguro. Saya siguro na, no? Kung hindi ka lang yung nag-iisang Pinoy doon. Yes, yes. Ayun nga. If ever. Pinulit yung goal ko this year, makapalik sa Japan talaga. Kasi kahit yung agent ko, hindi yung goal niya. Kasi gusto ko rin tapusin yung hindi ko natapos lang. Kasi nga, last time, na-injured ako eh. So parang sa 3 rounds, 1.5 lang yung ano ko. Yung natapos ko. Kasi nga, may shoulder injury. Okay. Okay. Yeah, it would be nice to see like Filipinos playing in one tournament abroad. Yeah, so... For example, you and Brian in the V-League in Japan, right? Yes. Masaya kung mag-aampi or siguro mas play pag magkalaban din, di ba? Yeah. Pero ako, nagugulat ako sa sinabi mo kanina na si Brian talaga yung go-to guy. That goes to show na kahit Marck Espejo ka, you recognize the talent of others. Yes, yes. Siyempre, may kanya-kanya kaming role eh. Kapag, kasi siyempre, parang, kumbaga sa basketball, hindi pwedeng lahat kayo stars. Kailangan may isang star lang talaga tapos yung iba sa suporta. So siguro ako, matulong po sa defensive siguro kapag pero pag kailangan talaga ng puntos, pag crucial, kailangan namin si Brian din. So, kailangan mo lang talaga tanggapin yung rule mo. Para lahat ng rules nyo, pag pinagsama, syempre, siguro mas malakas yun, di ba? Yeah, but what a luxury to have. I mean, for Marck Espejo to say na, okay, I'm here for defense, but you know how well he can do on offense also. I mean, 55 points. I can't take that off. Kasi in the time din na yun, talaga ako, recovery pa lang ako galing sa injury din. So, syempre, hindi pa tayo parang 100%. So, kahit itong siguro 100%, si Brian pa rin yung go-to guy namin eh. Si Brian talaga. Pero alam mo, si Brian din, ano, sobrang taas ng respect niya sa'yo kasi we asked him also on the show. Kasi parang, in a way, rivals kayo eh. Kasi you're two of the best open spikers in the UAAP. First 3 years na magkalaban kayo, ikaw yung nanalo. Tapos nung fourth year na ni Brian, siya naman yung nanalo. Pero when we asked him na, na-motivate ka ba na lagi kang behind kay Marck sa scoring? Tapos sabi niya, hindi eh, Marck Espejo is Marck Espejo eh. So, hindi ko alam kung napanood mo yon, pero yun yung comment niya. Sabi niya, ano, ang pangit naman kung magiging motivation ko na lampasan si Marck. Marck Espejo is Marck Espejo eh. Yun yung sinabi niya. Oo.
Pero okay naman din yun. Siguro, gauge niya lang ako. Pero, syempre, ang motivation niya, talaga lagpasan talaga dapat ako. Kasi dapat hindi ka talaga retigil. Syempre, kahit naman siguro ako si Brian, tapos siya si Marck Espejo. Gusto ko siyang talunin talaga. Gusto ko siyang lagpasan. Gusto ko higitan yung ginagawa niya. Pero, ayoko nung makakompare ako sa pangalan niya. Gusto ko gagawa ka ng sarili ko yung pangalan. Ganun. O yun din yung sinabi ni Brian. Eh. Ayun, ganun. Yeah. Pero yun, kasi ang pangit naman kunyari kung i-compare ka sa isang player, di ba? Kasi syempre, iba ka eh. So, kailangan mo rin gumawa lang sarili mo na pangalan, na journey, at lahat na achievements, di ba? Okay. Kasi minsan, alam naman natin, Mark, sa team sports, hindi laging, because of the intensity of the game, the emotions, sometimes, nagkaka-arguments, like sa basketball, nakikita natin, like, nung ginaganong-ganon ni Draymond Green si Kevin Durant, nung sinampal ni James Harden yung kamay ni Chris Paul, and kahit sa volleyball, like, nangyayari also, and there was this one video clip of you sa Signal, kayong dalawa ni Vince Mangulabnan. And naghanap ako ng article, like, may comment from Vince. So, sinabi niya parang magkapatid kayo. Like, magkakapatid kayo on the team. Pero like, I did not see a comment from you. So, alam mo yun, I wanna give this chance na makapag-comment ka rin on that incident. Ano ba nangyari doon? Kasi parang Marck Espejo, kalmado ka eh. Tapos, pati ako nagulat na, wow! Busy mode din pala. Actually, nagulat din ako yun. Ba't ko ginawa yun? Pero yun nga, yung totoong nangyari talaga noon, parang, yung fourth set kasi, si Rex talaga bidahilan na lahat ito eh. Si Rex kasi talaga, yung fourth set ata noon, parang nag-crucial service error siya. At syempre, dahil teammate ko si Rex, parang inside joke na lang sabi niyo, kunyari, may sabi kang masama or nakakaloko, napiro lang. Kaso, parang nag-change court, si Vince ata yung nakarinig. So, akala ni Vince, siya yung sinabihan ko or yung may sabi kang masama, gano'n. Eh, parang kay Rex talaga yun. So, parang, syempre, para matapos na, hindi ko rin talaga alam kung bakit ginawa yun. Kinonfront na lang din siya na hindi talaga siya yung sinabihan ko, para kay Rex yun. Tapos, yun. Buti na lang nung tape set. Sabi nga nila sa magkakapalit kami, na-handle namin yung tension sa loob ng court nung after nung huddle na yun. Pero yun talaga yung dahilan. Si Rex talaga. Si Rex talaga yung pasit yung nag-start. Si Rex talaga. Si Rex talaga. Kahit nung time na yun, kahit alam niya siya yung may alam, hindi man niya ako pinigilan. Nagulat lang din siya. Actually, pati yung mga ibang tao sa gilid, nagulat din. Pero yan, siguro, nadala lang din ako kasi, syempre, crucial na rin, kasi gusto mo rin manalo, di ba? Hindi mo talaga may iwasan yung emotion mo na gano'n. Pero, mali ko rin talaga yun. Dapat, after ng game na lang, pinahupaw na lang, tapos nag-usap kami. Pero nung after ng game, nag-usap kami, okay na ulit. As in, sa game lang talaga yun. Yeah, Vince is a cool guy. He's a level-headed guy naman. Madaling pakisamahan rin. Mm-hmm. But speaking of tampuhan, Coach O, katampuhan na ba kayo ni Coach O? Because Coach O is a very intense guy, you know? Oh. And he, you know, tries to instill discipline, hard work, and all of his players. Did you have any problems when you were playing under him? Marami. Lalo na lang, marami. Sama ng loob talaga, sama ng loob. No first year, second year ko. Kasi syempre, gradually kasi mag-push ng player si Coach O. Pag may pinapagawa siya, kunyari, papalo ko sa open. Targetin mo tong zone 4, deep cross court. Targetin mo, eh hindi ko magawa. Pas sobrang inis ko, si Coach O nasa antena siya yung sa kanya ko pinapalo yung ball eh. Oh, so, naka-ano pa siya, naka-box pa siya, tapos sa may lapit sa antena. Siya yung tina-target ko eh.
Siguro dahil doon, siya yung tina-target ko, natuto ako mag-defrost talaga. Kaya, thankful din ako dahil si Coach O. And marami rin kasi, grabe mo, marami rin times na yun na umiyak ako kasi sa pag-push niya sa akin. Grabe. Kaya, napakasalamat ako sa pag-push niya sa akin. Yung tampuan na yun sa training lang yun, pero outside ng court, wala. Parang, kaibigan talaga si Coach O. Iba rin yung connection din. Ito, ngayon. Sabi rin niya si Coach O. Bili naman ako, marami din players dumaan team dyan. Marami. It's always a love-hate relationship with a coach. Yes. Kumawala yan. Kasi di lang siya, Andre. Di lang siya head coach talaga. Parang second father na rin siya. Kasi nga, karamihan ng players din. Di ba, nag-dorm, malayo sa family. So, siya rin yung nag-guide sa kanila. Siya yung second father. Kaya siguro, grabe rin yung pagpapahalaga niya sa amin. Grabe rin yung gusto niya rin. Siguro kasi kaya niya rin ginawa yun kasi may nakikita siyang future para sa amin siguro. Kaya talaga pinupush na talaga kami. At yun, lahat. Nagbunga talaga. At kaya yun, thankful lang ang coach o kahit na tatapok sa'yo dati. Pero yung tampuhan was just because of he was pushing you, you know. Yes, okay. Nakwento sa amin ni Brian na nung rene-recruit siya ng Oita Miyoshi Weiss Adler, pumunta pa daw sila sa UAAP para manood. Ikaw naman, paano ka na-discover ng Oita? Noong sa akin, yung time ko parang nagkaanap ata kasi sila ng import talaga. Hindi ko alam kung sa Asia. Tapos nagkataon na nalito si Coach Okubo ata ng UB dati. Ah, and Coach si Godfrey. Before kasi parang coaching staff siya ng Oita. So siguro yung ni-refer niya. Tapos ayun, siguro sa nila naman, sa research lang. Tapos yun, kinontak nila, hindi pala ako. Actually, hindi ko nakalimutan kung sino yung kinontak. Pero basta si Coach Godfrey talaga yung bridge sa amin ng Oita. Siya yung nag-refer sa akin doon. Wow. Were you open to the idea right away? Kasi ikaw yung unang gagawa niyan eh. So, nagdalawang isip ka ba na, teka, alis ba ako ng Pilipinas? Ay, hindi yun. Kasi nga talaga, yung nagkaroon ng opportunity na yun, go talaga. As in, hindi ako nag-doubt. Walang second thought. As in, chance na to. Ito na yung, siguro, ito na yung simula. Like, after ng collegiate volleyball, magpo-pro, pro pa na. So, yun. Gidrop ko talaga kagad. Walang sayang-sayang. Kasi, yun na yun eh. Yun na yun. Playing abroad comes with, syempre, high expectations kasi ni-recruit ka to be an import. And that means, you know, playing at a really high level. Pero how do you prepare yourself physically and mentally when you're, you know, signed by a team? Siguro, una kasing kalaban talaga dito yung, siguro, yung homesickness talaga. So, kasi, kahit hindi natin aminin, parang napag-ano eh, may laking difference pag talaga na homesick ka talaga sa paglalaro mo. Pero yun nga, pag professional player ka, kasi kailangan mo talagang alagaan yung katawan mo physically, kailangan mo pa-condition. Kasi kapag na-injure ka or may nangyari masama sa'yo, ikaw lang talaga yung makasagot. Ikaw lang talaga yung makasagot sa sarili mo. Mahirap din. Tapos, kung mentally naman, yun nga, since nung first time ko nasa Japan ako, tapos yung Oita nasa bottom team, tapos nung time na yun, lagi akong down kasi parang hindi ako sanay na natalo. Diba? Pero yun nga, given naman na yun kasi syempre parang puro bata pa yung team at siguro kung manalo man kami, talaga pinag-irapan talaga namin yun. Pero yun nga, mayroon yun talaga pag malayo sa friends, sa family, na mag-isa ka lang, lalo na sa Japan, probinsya, wala at all. Yun, mahirap din talaga. Pero, nakasurvive naman. Yun. So, nakasurvive ka sa Japan,
naka-survive ka sa Thailand at naka-survive ka sa Bahrain. Pero, kasi you have all the skills already. You had all the skills even before leaving the Philippines. And then you play for three different club teams in three different countries. May nadagdagan ka pa bang skills from these experiences? Ano yung mga napulot mong skills from your experiences playing as an import abroad na hindi mo nakuha dito sa Philippines? Siguro talaga. Marami akong natutunan sa Japan talaga. Sa Japan, like, from disiplina, sa oras, kasi bawal sila late. Eh. So doon ako natuto, bawal talaga late. Tapos sa disiplina, sa lahat ng ginagawa, kailangan pag training talaga, walang tawag ito. Dapat lahat focus talaga. Kailangan sa gantong quality training, dapat all out talaga. Tapos siguro yung, hindi ko alam kung may, hindi ba't sa, pero parang hindi ko alam kung may nakuha ko sa Thailand or Bahrain. Kasi parang ginawa ko, yung natutunan ko sa Japan, ay yung in-apply ko sa Thailand tsaka sa Bahrain. So, lahat talaga galing sa Japan. Kasi, nung nasa Thailand ako, parang, lahat power lang, power. Sa Bahrain ako, parang, ano sila eh, parang European style din na hype and power din. Sa Japan talaga yung maraming variation na may off-speed, may rebound. Lahat talaga sa Japan na natutunan. So, lahat ng natutunan ko sa Japan, in-apply ko sa Bahrain, sa Thailand, saka rito sa Philippines, sa teammates ko at sa national team. Marck, you're considered, arguably, but for me, you are the best player in the Philippines. But who was the best player you've ever played against? Maybe locally or internationally? Locally? Siyempre. Siguro noong time ko, hindi ko masabing si Brian eh, kasi yun sa mga bandang, like, nung medyo patapos na ako, biglang nag-boom si Brian eh. So parang hindi ko siya nakita nung first year, second year, third year ko. So parang sino ba? Actually, parang gauge ko lang rin yung mga nasa top one sa mga, ano eh, sa mga individual skills, like sila Alvapara, sila yung sa top nun eh. So sila yung parang ina-eye ko, sila yung, hindi man sa idol, pero sorry po ya. pero parang sila yung gauge ko, parang sila yung gauge ko. Tapos sa international naman, ano nakalaro, sino ba? Siguro si, ano, si Kubiak, yung sa Poland. Yung professional, Poland. Yung import ng Panasonic nun. Kasi, si Nishida rin actually. Pero, noong time kasi na yun, medyo, hindi pa siya sobrang peak na like ngayon. Ngayon kasi sobrang peak niya na. So, mas naka-focus talaga ako na ina-idol ko yung mga same position ko, same role ko. Para pwede ko siyang gayahin. So, si Kubiak talaga yung nakalaro ko. Pero yung nakita ko si Buzerski, na-amaze ako. At tangkad eh, 7-2. Tapos katapat ko, magtapad. Wow. Pero, saan mo sila nakalaban? Anong Japan liga? Sa Japan na yun. Okay. Like, yung pinapanood ko nung bata ko na sa Olympics, ngayon nakakalaban ko na. Galing. Pero yun, Kubiak yun. Okay, so if Kubiak is rated 100, yung Rivan ng Indonesia, yung nakalaban nyo sa SEA Games, anong rating nun? Kung 100 si Kubiak, si Rivan, ano rating nun? Just so I have an idea. Rivan. Magkain pa kasi sila ng position eh. Pero si Rivan siguro mga 7, hindi na. Hindi ka believe doon ah. Hindi kasi ano eh. Kasi grabe yung volleyball IQ ng Kubiak. Siya talaga yung idol ko. Kasi okay. Kahit sobrang sabit lang, kaya niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. Okay. Yan talaga yung namin. So parang ataas ng volleyball IQ niya na kailangan hindi power lahat. Kailangan may off-speed din. Kailangan may ganito. Ganun. Tapos
lagi siya nung nag-experiment sa loob ng court. Yun yung gusto ko. Si Rayman kasi, iba kasi yung position niya and parang siya yung go-to guy nga, kailangan mga putos. Yun, pinakagusto ko lang din talaga kasi sa volleyball talaga, ito yung scoring. Gusto ko yung defensive, receive, tsaka defense. Yun yung pinakagusto ko talaga sa lahat. Noon na hindi ko siya na-appreciate, pero nung tumagal, napag-Japan ako, mas na gusto ko talaga mag-receive sa defensa. Marck, you've played Japan, Thailand, Bahrain, but where can we expect to see you next? So please don't say e-games. Hindi. I want to see you play volleyball, pa. Hindi e-games, hindi e-games. Pero, so far, wala pa naman. Pero sabi ng agent ko, gusto niya makabalik ako sa Japan. So, ipapasa niya lang yung napatawag doon. CV patawag doon. Basta yung portfolio ko, ipapasa niya lang yung sa Japan ulit. Pero, nung umalis ako nung galing Bahrain, may mga nag-message sa akin din na if gusto mong laro sa Kuwait, sa Saudi, mga ganun. Nakita ko lang sa Instagram, pero hindi ko naman na-entertain, pero nakita ko lang. Like yung parang manager ata ni Rivan, Johnny Donny, gusto ko paglaro rin sa gantong lugar, ganun. Wow. Pero okay, nga, naging successful yung Bahrain's team to. Marck, if you could choose, as in like, ikaw, like, siguro pag nag-iisip ka, like, saan pa kaya ako pwede maglaro? Like, aside from Japan, is there like an interesting like country that you think about, uy, parang maganda maglaro dito ah, o okay yung liga dito ah? Meron, yes. Saan? Siyempre, number one yung Europe talaga. Yung anong league yun? CEV ba yun? Alam mo lang kayo. Pero sa Europe talaga, gusto kong makapaglaro doon. Yun talaga yung dream ko. Hindi naman dream, pero gusto ko siyang gawin talaga. Kasi yung goal ko talaga siya. Dapat magawa ko talaga siya. 23 years old, kayang-kaya pa? Kaya pa. Siguro mga 10 years. You're only 23? Yes, 23 pa lang. Wait lang, ha? Mag-24 na. Malapit na. Oh my God! Martin, katanda. Wait, you didn't know? No, you didn't know then? Like 24, 25 na. Hindi pa. Kasi nag-abot pa tayo sa UAAP. Oh, nag-abot pa. March 1 ng birthday. March 1, nalapit na. March 24 na. Only 24? Bata pa. Sobrang bata mo pa, Marck. You have like your whole life, career ahead of you. Yes. I'm sure a lot of players look up to you. I look up to you. What advice can you give players who, you know, dream or may goal sila na mag-play professionally abroad someday? Oh, yes. Siguro, sa akin kasi nung nag-start ako maglaro ng volleyball from sa equipment talaga, medyo short kami. Like sa pola, sa gym, medyo short kami. Pero, kapag, yun nga, lagi naman sinasabi ko na kapag nangarap ka, wala naman yung posible kasi pag nangarap ka, kahit gano'n pa yan, kahit unlimited yan, nandiyan lang yan. Nasa'yo na lang yan kung gagawin mo talaga. Kahit na limited lang siguro yung access mo sa mga bagay. Pero kung gusto mo talagang mag-improve, gusto mong marating yung pangarap mo, lahat talaga mangyayari. Kailangan mo lang talaga pagtrabahuan. Siyempre, mag-pray ka lagi. Eh, hindi natutunan ko lately na every night talaga nag-pray ako. As in, kapal na ng mukha ako kung ano-ano pinagsasabi ko. Pero kailangan talaga maging thankful ka pa rin talaga sa lahat ng blessing na nare-receive mo kahit na ngayong pandemic. Yun, ngayong pandemic, syempre maraming natigil. So, I hope na sa mga volleyball players na natigil, sana hindi ito yung time na para mag-stop kayo. Siguro, ano lang to, refresh lang para ma-visualize nyo kung ano talaga yung gusto nyo gawin sa buhay. Yun, sana pagpatuloy pa rin nila na maglaro ng volleyball kasi
ito na yung chance na na-open up na namin nila Jaja, nila Brian, na makapaglaro abroad. Sana, ayun na rin yung maging goal nyo na may professional volleyball na rin. Yun lang. And we also hope and pray, pagdadasal namin to for you, Marck, na ma-reach mo nga yung iba pa mga goals mo to play again in Japan and then, you know, hopefully in Europe. Grabe, that'd be really crazy. Actually, yung dream ko nga talaga, dream ko talaga mapaglaro ng Olympics eh, pero parang malabo talaga. Kasi, yun talaga yung dream ng lahat ng athletes, mapag-Olympics talaga. Pero, syempre, doon tayo sa practical, sa totoo. So, doon tayo sa pwedeng ma-achieve din talaga. Well, you finished silver in the SEA Games. Maybe we can finish with a medal in the Asian Games with you guys there. Sana. Yes, hopefully. Sana. Hintayin lang natin yung signal para mapag-training ulit para mas mahabang preparation. Hopefully, mas maraming achievements ang madalas sa national team sa Philippines. Medyo nahinto lang, no? Kasi yes, sayang. With that win, after 42 years, naka-silver medal, ang dami nagbago eh. Pati yung schedule ng UAAP sa men's, nagbago eh. So we really do hope that's the start of greater things to come for volleyball, especially in the men's division. Marck, maraming salamat sa oras. Matagal na namin gusto na makapag-guest ka dito sa show. So we're very thankful to have finally gotten to speak with you. Salamat. Thanks so much, Marck. Salamat. Guys, marami nag-request kay The Phenom, Marck Espejo, and we finally got him on the show on Volleyball DNA. Thank you guys for watching. Send us your best comments. Wish Marck the best. Keep praying for him. And we'll see you all again on the next episode. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.